Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang, don't forget to subscribe and click the bell button for you to be notified whenever I post a new video. Today's video, ang pag-uusapan natin, kainis ng manok. Kainis ng manok. Today's video, ang sarin. For today's video, ang pag-uusapan natin ay bakit at paano ka iniwan ng jowa mo. Lungkot naman nun, dahil ito na lang. Are you Google? Because you have everything I'm searching for. Ito pa. Is your name Wi-Fi? Because I'm feeling a connection. So, ayun na nga guys. Tamang chill lang tayo dito. Tamang relax, relax lang. Alam nyo yun, dumayo pa ako dito sa bahay namin sa ibang bansa para lang matake tong video na to. Alam niyo yun, namiss ko po sa bahay namin dito. Ingay? Ayun nga, namiss ko. Hindi ko na maalala kung kailan yung last na punta namin dito. Joke lang, dito ako sa kapitbahay namin. Alam niyo yung feeling na nakaplano ka na. Alam mo na kung saan matatapos yung video mo. Alam mo yun, yung... Kasi ang setting ng video na to dapat is dun ako sa ilog. Gusto ko rin talaga pumunta sa ilog. Tsaka kahit sumigaw-sigaw ka dun, okay lang. Guys, sorry ah, maingay talaga. Kasi may aayos ng daan po doon. Oo. Tsaka pasensyan din sa mga manok na naririnig nyo. Andito ako sa kapitbahay namin. Ayun na yung compound namin. Oh. Ayun, nakikita nyo ba? Ayan. Compound na po namin yan. So, kumbaga alambre lang yung pagitan. Ayan. Alambre lang yan. Tsaka mga bakal. Ayan lang yung pagitan namin. So, ito yung bahay nila. Ang ganda-ganda. Promise. Soon, sana magkaroon din ako nito. So, ayan siya. Guys, ang usok, kalsada na kasi ano. Kaya maingay, sorry ah. Ayan, papakita ko sa inyo. Yeah. Ayos. Alam niyo yung feeling na ano na nakaplano ka na pero kapag nagpaalam ka eh, wala, sira agad. Minsan talaga magulang na rin panira sa mga trip natin, no? Kaya, pero wala tayong magagawa para din naman sa atin yun. At least dito is safe po ako. Ayaw ko palabasin. Di wala na akong magagawa. Dalawa sila sa akin. O isa ko. And tumahimik na lang po ako. Para less away. Sunuring bata to. Okay, so yun nga. Kahit naman saan yung setting ko, ang importante is magawa ko tong video na to. Pwede na! Anyways, ang pag-uusapan talaga natin dito sa videong ito is all about the history of internet. All I know, mula pagkabata ko hanggang ngayon na, ang common kasing naririnig ko is internet. And then, nung ire-review ko na yung topic dito sa video na to, nung nabasa ko yung word na yon, may nag-sink in sa utak ko. I don't know if movie ko ba napanood or sa seminars sa school. Iba yung accent nila, pero same word lang naman din yung binibigkas nila. So, na-curious ako, edi nag-search naman ako. Nag-search ako about doon. You can pronounce it pala either internet or internet. Internet. So, yun yung mga may NT. Guys, sorry talaga kasi kalsada na po kasi banda dyan. Sorry ha. So you can pronounce it pala either internet or internet. Yun yung mga may NT between words. For example, is sentence.
you can pronounce it sentence. O, di ba magkatabi ang NT dun sa word na sentence. Another is mountains. You can pronounce it mountains. Mountains. Mountains or mountains. O, try mo. Internet. Internet. Uh-huh. Akala mo talaga. Akala mo fluent tsaka ang galing na. Okay guys, so kapag naririnig natin yung word na internet ngayon, bawat paglipas ng panahon, bawat paglumipas. Okay, di ba? So bawat paglipas ng panahon, bawat paglipas ng mga taon, mas naiintindihan natin yung importance ng internet. Lalo na ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Ang internet kasi is worldwide yan, di ba? In terms of our education, in terms of our business, in terms of our works and jobs, andyan siya eh. Di ba? Kung wala siya, hindi tayo makakakonnect or makakapag-communicate sa mga school natin, sa mga work natin. Okay, so internet stands for interconnected network, and there are two common abbreviations of internet, which is net and inet. Inet, inet. Net and inet is short for internet. So it is an interconnected system of networks that connects millions of computers worldwide via TCP/IP. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol and Internet Protocol, for us to communicate as quickly and reliably. It is also an standardized rules that allows computer to connect on a network such as the internet. Internet also is a global information network that connects millions of computers. So it is growing exponentially and provides a unique information resource that is global, diverse, and current. So what is the use of internet ba? Ano ba yung mga nabibenefit ng mga tao kapag gumagamit sila ng internet? So we use internet to share and provide information, to browse information, for social media and creating awareness, communicating with people all over the world. Ano pa ba? For e-commerce and banking, yung mga selling of products and services, then in e-banking for faster transactions sa mga banko, through gadgets, through technology, ganyan. And then, for entertainment, ayun, for entertainment purposes siya, like sa mga music, sa mga videos, movies, ganyan. Kagaya ng mga vlogs, ganyan. Kagaya nitong ginagawa ko, ganyan. Maraming mga napapasayang tao na mga YouTubers, mga vloggers, ganyan. Then another pa for entertainment is yung app na kumbaga kinaguluhan ng lahat, ginamit ng lahat, yung TikTok. Alam niyo, isa ako dun sa mga isa ako sa mga naaaliw dun sa mga matatandang nagti-TikTok, ganyan. Alam niyo yung feeling na bumabalik yung pagkabata nila, mas dito nila, yung mga ibang tao, mas dito nila na i-showcase yung talent nila in dancing, ganyan. So, di naman porket matanda ka, hindi mo na kayo gawin yung mga ginagawa ng mga bata, di ba? Yung mga bagets na lola natin, ganyan. So, ayun yung mga pwede nating makuha through internet. So, dito rin sa videong ito is matatake. Mapag-uusapan natin yung mga pinupost nilang idea, yung mga inventors, yung mga developments nila years by years. So, ayun guys, lumipat ako ng setting ko. Andito ako sa may likod. Pinagtitinginan kasi ako sa harap. Pwede na! So, ayun nga, the origin of the internet. So, dito natin ipagpapatuloy yung kwento natin kanina, yung sinasabi ko sa inyo. So, the origin of the internet was rooted in United States more than 50 years ago as the government weapon in the Cold War of the 1950s. So, the Cold War was at its height, so at its peak. That's why andun yung huge tension between North America and then the Soviet Union. Okay, so both superpowers were in the developed
deadly nuclear missiles. Take note, deadly nuclear missiles. That's why yung mga tao dun, especially yung country nila, was frightened. It's because of the long-range surprise attacks. Sino ba namang hindi maaalarma? Sinong hindi magne-nervyos kung bigla-bigla na lang may pasalig na nangyayari sa country nyo? Bigla-bigla na lang may mga war, digmaan na nangyayari, hindi mo alam, ang dami nang namamatay na mga kasamahan mo. So, itong si US, nakapag-isip siya, kailangan niya gumawa ng paraan eh. So, nakapag-isip siya na kailangan niya gumawa ng communication network infrastructure that could survive and withstand the nuclear attacks of the Soviet Union. Para at least, kumbaga para ma-survive nila yung ganung mga sitwasyon. And in this era din, the internet has no single inventor. Instead, it has evolved over time. So, bawat paglipas ng mga panahon, umuunlad ito. Umuunlad siya sa mga paglipas, sa bawat paglipas ng panahon. Kung mapapansin nyo, dalawa ang inventor ng internet, which is si Vint Cerf at si Babcan, right? And in this era then, this year is dito na rin nagamit yung ARPANET or yung DARPNET, which is the Defense Advanced Research Projects Agency Network. Tama ba? Defense Advanced Research Projects Agency Network, yes. Okay, so yun yung mga gamit ng mga researchers and ng mga scientists para at least merong communication sa kanila and makapag-share sila ng data with one another. So, yun yung year 1950s. Okay, so year 1960s naman tayo. Year 1962, a scientist from Massachusetts Institute of Technology and Defense Advanced Research Projects Agency Network. Hiningal ako dun, girl. Okay, so a scientist from MIT and a Defense Advanced Research Projects Agency Network named JCR Licklider come up with the idea or proposed the idea of the galactic network of computers that could talk to one another. Such a network that enable government leaders to communicate even if the Soviets destroyed the telephone or the phone system. Akalain nyo yun, nasira pa rin ng mga taga-Soviet yun. Nasira pa rin nila. Soviet lang sa kalaw. Okay, so, kumbaga yung secret weapon nila na yun is nasira pa ng mga taga-Soviet. Diba? So, malakas talaga yung kalaban nila. Malakas yung atake ng mga kalaban nila. So, kumbaga napagpaplanuhan nila. Pero sino ba namang hindi magpaplano kapag mag-a-atake na? Okay, so, nakakangawit guys. Nakakangawit. Okay, so, ayun nga. Asan na ako? Okay, so ayun nga yung Galactic Network, para at least is meron pa rin connection and communication, like nakakapag-usap pa rin yung bawat isa. So yun yung year 1962 with the proposed of idea of the Galactic Network. Year 1965 naman, another scientist from MIT, based on my research, siya si Donald Davis. Another scientist from MIT na siya naman yung nakapag-develop ng way para makapag-communicate in a form of sending data or information from one computer to another na tinawag niyang packet switching. Yung packet switching na yon is the transfer of a small pieces of data down into blocks or packets before sending it to the destination. So, it allow transfer to be more efficient data transfer. Dito naman, ang packet switching naman is kumbaga grinugroup yung mga data, kumbaga chinachap-chap yung mga data before sending it to the destination para maayos yung transmit, maayos yung pag-transmit and pag-deliver ng data, yung flow ng data is maayos. So, yun yung packet switching. So, without packet switching, as a government's communication network, now known as the ARPANET, it still would have been vulnerable or open pa rin sa mga enemy attacks.
gaya ng ginawa nila sa phone system. Kaya buti na lang nagkaroon ng packet switching. So akalain nyo yun, kung telephone or phone system pa rin ang meron sila, ganun at ganun pa rin, uulit-ulitin pa rin ng mga kalaban nila. Kasi malalakas yung kalaban nila eh. Planong-plano nila yung gagawin nila. So ganun pa rin yung gagawin nila. Sisirain pa rin nila yung phone system na, kumbaga yun yung network nila. Ito, kunwari, may kaba na sila na may mga paparating na. So, yun yung magiging way nila or yun yung magiging tool nila para at least maging ready sila. Diba? Yung telephone system. Pero nasira pa rin. Diba? Nasira pa rin ng mga taga-Soviet. Buti na lang is nagkaroon ng packet switching. So, year 1969, ARPANET introduced the first message, which is a node-to-node communication from one computer to another. Pero it crashed the full network. Hindi niya kinaya yung bigat, hindi niya kinaya yung dami, millions of computers and millions of people din na nagta-transmit ng data, then receive, then vice versa. Paulit-ulit lang yan eh. Paulit-ulit niya. So, hindi niya kinaya. That's why nag-crash yung buong network na yon. That's why in this year, the internet was yet to be born. Okay? The internet was yet to be born. Dito na ipinanganak or dito na isinilang si internet. Umiyak na si internet. Pinanganak na ni mother internet si baby internet. ARPANET is a small network of connected computers. So, small network lang kasi siya. Kaya hindi niya siguro nakaya yung sobrang dami. That's why nag-crash yung full network. Okay guys, malapit na! 1970s na tayo! Okay, so by the end of the 1969, makinig kayo ha? Makinig kayo. By the end of the 1969, okay, so 4 computers connected to the ARPANET. But the network grew steadily during 1970s. Okay, so yung network na yun is patuloy na lumago. Okay, so patuloy-tuloy na. Kumbaga, umunlad siya or lumago siya during the 1970s. However, the number of the packet switch computer network, increased its number. Kumbaga, mas dumami pa siya or mas lumaki siya. Lumaki yung bilang nito. That's why, nahirapan na isama pa yung mga ito into the single worldwide internet. Bakit kaya? At 'di ba na discuss ko kanina na ang packet switching is green group muna siya, kumbaga in a real world box by box yung pagbibigay nila papunta sa destination. Okay? So siguro nahirapan silang isama pa yung mga ito kasi si internet is kaya niya naman gawin 'yon. Very varied kasi ang pag-send ng files ni internet. So kaya niya individually or kaya niyang pagsabay-sabayin or in a group man yan. Kaya siguro nahirapan siya kasi kumbaga yung kakayahan ng packet switch computer network is kaya naman niya. Kaya nahirapan pa siyang isama pa ito sa kanya dun sa single worldwide or global internet. So yun yung year 1970. So let's go to 1980s! So, year 1980s, SERPs protocol transformed the internet into the worldwide network. So, throughout the 1980s, researchers and scientists used it to send files and data from one computer to another. However, its network is still for researchers and scientists from different universities and labs. Okay, so kahit saan man silang lugar o kahit saan man silang country, kahit malalayo man sila, different universities man, different labs man, kumbaga magkakasama pa rin sila eh. At least clear yung communication nila, 'di ba? Clearly yung communication nila, nakakapag-transmit, deliver sila ng data from one another, nakakapagbigay sila ng opinions and nakakapag-share ng data. And for them, para rin maayos and successful yung pre-proposed and dine-develop nilang mga
ay po. So, yun yung year 1990s. So, year 1990s na tayo! Patapos na, kaya makinig kayo! Okay, so, 1990s naman na tayo. However, in year 1991, internet changed. Okay, so, Tim Berners-Lee created the first browser and internet we use today. And he also introduced the World Wide Web, an internet that was not simply a way of sending files but was itself web of information, web of information that anyone on the internet can retrieve. Okay, so sa internet, it is a huge network of computers all connected together. But it was the World Wide Web that made technology into something that linked information and made it accessible to everyone. Okay, so kung sa internet is huge network siya for computers para magka-connect sila lahat. Ang World Wide Web naman is the information itself. It is the data itself na laman ng computer, which is link siya sa lahat, accessible siya para sa lahat, and pwede nilang i-retrieve. Okay, kaya nga, ang essence of the World Wide Web is the collection of web pages found on the network of your computer. Web pages means yun yung mga documents na nakikita natin to any browser, like sa Google Chrome, sa Opera, ganyan. So, yan yung mga web pages or mga documents. So, if you want to access the World Wide Web, you need the internet. So, to use your browser, the browser needs internet to access the World Wide Web. Gets? Kumbaga, for example, gusto kong kumuha ng mga information or data to different browsers or sites. Kunwari sa Facebook, kunwari sa Chrome, mga related literature, mga studies, ganyan. So, kailangan ko ng internet para ma-access ko yung mga information doon. Okay, so yun. Year 1992, a group of students and researchers from the University of Illinois, I don't know if Illinois or Illinois yung pag-pronounce doon. Anyways, sila yung nakapag-develop ng sophisticated browser that they called Mosaic and later became Netscape. Yung Mosaic na yon is, it is a user-friendly way to search the web. So, it allowed users to see words and pictures, see words and pictures, kumbaga, it displays images and integrate multimedia such as text and graphics, ganyan, on the same page for the first time, on the same page ha, for the first time, and navigate scroll bars and clickable links. So ako, syempre, na-curious ako kung ano yun. So hindi ko naman na siya nakita, hindi ko na rin siya na-experience na browser. So ako, sinerch ko. Then, dun sa Chrome na ako, sinerch ko yung mosaic.com at saka yung netscape.com. Titignan ko kung ano yung pagkakapareho nila dalawa. Which is, kumbaga, si Netscape is another version siya ni Mosaic. Same lang eh, kumbaga parang Chrome din sila. Like may mga search bar, may search tool, ganyan. Tapos may mga pictures, may mga words, graphics. Then dun sa, I don't know if Netscape or dun sa Mosaic siya. May mga ano siya, kumbaga arrow dito, side by side siya, left at saka right. Tapos, kung ito mga information sa gitna. Kunwari, mga issues, ganyan, sa nangyayari sa bansa. So, pwede ka mag-next doon. Pwede mo ring i-previews, ganyan. Kunwari, ang hanapin ko is about the government policies. Tapos nakita ko siya. Pipindutin ko yon, then diretso na siya, direct na siya dun sa issues ng mga ano, direct na siya dun sa information about or mga issues, ganyan, ng mga policies ng mga gobyerno.
Nahulog yung cellphone ko, guys. I'm back. Nahulog ang akong cellphone. Sorry. Nahulog yung cellphone ko. Sorry, ano ba yan? Sumusuko na yung cellphone ko. Ben, malapit na tayong matapos. So, ayun nga, yung sabi ko kanina na kung ano yung magusto mong information, mga article, ganyan, is direct na siya doon. Mababasa mo na siya agad. So, yun naman yung, yun yung kagandahan ng Mosaic and later became the Netscape. So, kumbaga, parang Chrome na rin talaga siya eh. Browser talaga siya na it displays or integrate multimedia such as mga text, graphics, it displays images. So, kompleto na yun doon. By the end of the 1970s, a computer scientist named Vinton Cerf had begun to solve the problem by developing a way for all the computers on all of the world's mini networks to communicate with one another. And he called this invention the Transmission Control Protocol and added another protocol, which is the Internet Protocol. So the acronym we use to refer to this today is the TCP/IP. TCP/IP was described to be the handshake. Was described to be the handshake between computers all over the world, and it enabled computers to have its own identity. So kapag sinabi kasi nating TCP/IP, kapag TCP/IP kasi, ito yung mga computers na may sariling mga IP na hindi pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng palitan yon. That's why dinescribe siguro siyang handshake kasi siya yung kumbaga nag-i-introduce or siya yung nakatayo para ipakilala or i-introduce na i-introduce sa internet na itong computer or itong mga computer have its own identity, and yung identity na yun is yung IP addresses nila. Okay, so that same year, Congress said that the web could be used for commercial purposes daw. And as a result, companies of all kinds hurried to set up websites of their own. And e-commerce and entrepreneurs, nanginginig yung kamay ko. Okay, so e-commerce and entrepreneurs began to use the internet. For e-commerce siya, began to use the internet to sell goods directly to the customer. So, ginamit na nila yung internet, ganyan sa mga online selling, ganyan. So, began to use the internet for selling products, mga services directly to the customer. So, more recently, social networking site that is very popular, that is very famous, where in all ages are there people stay connected and active is the Facebook. So, kahit na matatanda, kahit na sobra pang mga bata, is my Facebook na rin. But, think before you click. Okay? So, think before you click. Kaya nga, internet is very helpful in our lives. And saludong-saludo ako sa mga scientists and researchers na nakapag-develop sa bagay na ito. Napakalaking tulong niya sa buhay natin. Napakalaking pakinabang niya sa buhay natin. Kaya nga, the more na tumatanda yung mga tao, the more na nagkakaroon ng history ang internet sa kanila. And kaya nga, internet is the greatest discovery and innovation in human history. Yes! Okay, so thank you guys! Don't forget to subscribe and click the bell button. And sana is meron kayong natutunan and sana nakinig kayo sa video ito. Thank you guys for watching. God bless. Keep safe.